Ayun, hi guys! Good evening! Okay, welcome to my channel. Welcome to Vanessa's Tele Vlog. So, okay, katatapos lang ng klase ko today. And ang oras na is 9:20 in the evening. Okay, so ngayon lang ako walang student ng gabi. Pero ang talagang nagkakaroon ako ng mga students is hanggang alas 10 yan ng gabi. Kasi nung nakita kong available yung time ko ng oras ng 9:30 to 10 ako, sinarado ko kaagad yan kasi napapagod na yung aking lalamunan. So guys, meron akong thermos dito, ang laki-laking thermos, lagayan to ng luya ba? Para kapag, kasi isang buwan na akong malat, eh I think that is not normal. So I wanted to help myself also naman, ano, hindi ko naman gusto magkasakit dahil lang sa trabahong ito. And then, okay, so in this video, okay ako ng okay, no? Yun kasi yung parang nagiging expression ko na okay. Okay. So, ayun, pakibilang na lang kung ilan ang okay na masasabi ko sa video na ito. So, ayun. So, today's video, guys, ang topic ko is, or ang this is all about the difficulties, okay? So, difficulties of being an online English teacher, okay? Isa sa pinakamahirap na na-encounter ko sa pagiging teacher online is hindi nakikinig ang bata. Alam mo yun, parang napakahirap kunin ang attention ng bagets. Kasi, syempre, ano, nasa bahay siya, meron siyang kakampi, meron yung mama niya, papa niya, ganyan. And then, marami silang gadgets or na nakakawala ng attention ng bata na makinig sa'yo. Kasi, syempre, di ba tayo, minsan naboboring tayo sa pag-aaral, ganyan. Naboboring din sila. So, yun, napakahirap, napaka-challenging para sa akin na kunin ang attention ng bata. Parang minsan, parang napapagod ako agad-agad. Doon sa 25 minutes ng lesson namin, napapagod ako agad. Tapos, yun isa sa pinakamahirap na kunin na, ay isa sa pinakamahirap na gawin ng isang teacher na online, sa online. Kasi, syempre, hindi mo siya makakalabit na, uy, makinig ka sa akin, uy, girl. Hindi mo rin naman magawang magalit kasi nandun yung mga magulang niya. So, ang ginagawa ko na lang, okay, keep calm, just go with the flow, okay, kung ayaw niya magbasa, ikaw na magbasa, ganon. So, yun yung pinakamahirap. And then, ano pa ba? Kasi, ano kami, virtual, so nakikita namin ang isa't isa. So, pangalawa is yung kapag nag-off siya ng camera at hindi siya nagsasalita mula umpisa hanggang matapos, okay? Sasabihin lang niya, hello, my name is ganito, and then, yun na, mag-goodbye na siya. Goodbye, teacher. Ganun. So, napakahirap. Yun ang napakahirap sa akin, yung hindi nagsasalitang estudyante, yung hindi nakikinig, and then, ano naman. And then, mas gusto ko pa nga yung mga makukulit eh. Makukulit na mga estudyante. At least, nakiki-interact sila. At least, ano, gusto nila ng conversation. And then, pangatlo, okay, is I have this one student. Actually, memorize ko pa ang pangalan niya. His name is Allen. Okay, ang dami namang Allen sa mundo. So, it's okay siguro na magbigkas. Although, hindi ko naman pinost yung mga picture niya. Okay, so napaka short temper niya. Although, mayaman talaga sila na siguro hindi nila kailangan talaga matuto dapat. Pinipilit lang siya. Alam mo yung kapag yung topic namin ganito, ayaw niya nang mag-elaborate, ayaw niya nang mga ano, other sidings, other ano words aside from that topic. Okay, if it's about idea, okay, what is an idea, dapat hindi ka gagamit ng ibang word, yun lang yun. Kasi alam mo ang ginagawa niya, nakakainis sa part ko kasi ginagano niya ako, parang ano to, sabi ko ganyan, wala siyang manner or wala, he don't respect, okay? Kasi kung normal kang estudyante, gaganon mo ba yung teacher mo? Siyempre matatakot ka, parang wala kang respeto. So, yun. Ang pangatlo is, walang respeto yung estudyante sa'yo. Nakakainis. Okay? Yung feeling nila, mas matalino pa sila sa atin. Sa amin. Okay? And then, fourth is, mukhang madami-dami to ah.
four is, yun nga, parang feeling nila mas matalino na sila sa atin. Okay. Yung no-no teacher, parang nagbabat-in lagi. Pero hindi ko pa yun naranasan ata. Hindi ko pa naranasan naman yung feeling nila mas matalino sila sa akin. Subukan lang nila. Wow, nanakot. Pero wala tayong magagawa. Kung gusto nila na magsalita, just let it be. Okay, makinig ka na lang. And then, kung ayaw nilang makinig about sa lesson, it's their problem. Charot. Okay, mamaya nabasa to nung ano ko. Hindi. Ang ginagawa ko naman, pag hindi nakikinig yung bata at kwento siya ng kwento ng gusto niya, okay, I let him or her be okay, just talk. And then, pabalik kami sa lesson. Yun ang magkagandahan naman ng salita is okay lang yun kasi nakiki-interact siya, nakikipag-usap siya sa'yo. And then, ibalik mo siya sa topic. Magugustuhan nila yon. And then, ano pa ba? Nakasabi na ako ng apat. Okay, gawin na lang nating lima. Lima na lang muna kasi napakahirap. Lima is yung nasanay siguro sila or na, ay hindi ko naman sinabing nasanay or ganito na lang. Nagsasalita sila ng salita nila. Hindi ko naiintindihan yun. Paano ko maiintindihan yun? Diba? Tapos, aside from nagsasalita sila ng salita nila, and then, I have this one student na natry niya ng mag dirty finger, which is, joke lang daw naman niya yun. Pero regular student ko yun, ah. Pero meron kasi sa GC namin, maraming encountered yung mga co-teacher ko na mga students na gano'n na minsan naguhubo daw dyan, nagpapakita ng private parts, and that is, bad, okay? It's not allowed for us, okay? Nire-report yun ng teacher. And then, ano pa ba? Yung estudyante ko na nag-dirty finger, hindi niya yun sinasadya, anyway. Kasi masakit yung mata niya. Masakit yung mata niya from the very start of our lesson. Nagkakamot na siya ng mata niya, ganyan-ganyan. Pero active pa rin siya sa akin. Pero lagi siya nagagano. And then, nagamit niya na ata lahat ng kamay, ng daliri niya. And then, tapos parang ito yung ginamit niya. Parang nag-idea siya na, parang, yung kamay ko ganito yan. Tapos ginano niya sa akin, sabi niya ganyan. Tapos, pero sa iba ko nakatingin nun. Pero pag ganun ko, medyo nakita ko, sabi ko, oh, that's bad, okay. Do not do it again. Nakinig naman siya. Pero yun yung isa sa mga, advantage, o napakahirap na, i-acknowledge o napakahirap para sa puso natin o sa isipan natin na gaganunin tayo ng estudyante. Although, hindi niya yung sinasadya yung sa akin. And then, last, sasabihin ko pang anim is yung bad evaluation, okay? Sobrang nahihirapan ako doon kasi it's 1 month pa lang ako. Syempre, you cannot please everybody, okay? So, kahit nagawa mo na lahat, nagtatumbling ka na dyan, char. Nagawa mo na lahat ng activeness, TPR, and everything. Tapos, by the end of your lesson, mag-bad feedback yung student na, oh, the teacher is not good, the teacher is, ganon, nakakairita, diba? Parang nagawa mo na lahat, pagod na pagod ka na, tapos siya yung hindi nakikikooperate, tapos sasabihin niya sa'yo na hindi ka magaling na teacher, ganito, ganyan. So, yun, dati naapektuhan ako sa ganyan. So, I seldom read the bad evaluation. Kasi, in fairness naman, in 5-1 talk or sa company ko, in fairness, walang deduction kapag bad evaluation. Pero kapag good evaluation, may incentives. Buti na lang, I'm sorry. Ayun. And then, pero may sanction. Pag marami kang bad evaluation, mayroong tendency na SA review ka na or service agreement review. What is that? Is i-review na nila yung service agreement niya, na ganito, ganyan, at may tendency na matanggal ka na sa trabaho. Ganan! Yun ang isa sa mahirap. Okay? So, refrain from having bad evaluation. Although, wala tayong deduction, pero refrain, hanggat maaari, gawin natin lahat ng ating makakaya. Pero, sabi nga nila, we cannot please everybody. So, let it be. Magturo ka lang, kayanin mo kung ano man yung lesson nyo, and then,
everything will follow, okay? And always pray, okay? Lagi kang manalangin, lagi ako nananalangin bago ako magtrabaho kasi iba't ibang estudyante yung may encounter mo eh. Okay? So, mas maganda na mayroon tayong guidance ni Lord. Okay, so yun lang muna yung anim na disadvantage or mahirap na i-encounter ng isang online teacher sa estudyante niya. And then, what is, ano naman, syempre hindi naman lahat ano masama. Yun lang yung ibang ano maliliit na bagay na napakahirap i-accept, pero kailangan natin i-accept kasi kasali yan sa pagiging online teacher. And then, ang pinakagusto ko naman is, oh my God, ang dami kong regular student, babalik sila ng balik sa akin. Ang dami ko na naging student kasi, depende kasi sa student yan eh. Kung gusto ka niya, magbubook siya ng madami sa'yo. Eh, nagbook sila ng marami sa akin. Kapag nag-end na sila sa 1 week, mag-1 week na naman sila, and then 1 week. So, nagugustuhan ko yan. And then, ang ano, masaya yung mga bata. Alam mo yon, yung parang, hey teacher, good evening. You know what? I'm good at the school today. Ganun, nagkakanta sila and very active sila. And then, meron, I have this student na favorite ko talaga siya kasi napaka-cute niya and then napaka-active niya. Pero one time, nakita ko siya na umiyak kasi siguro pinipilit siya ng mama niya kahit na tinatamad na siya muna mag-aral. Umiiyak siya pero ano, nag-aral pa rin siya. Parang dinivert niya siguro yung attention niya kasi after niya umiyak, nakangiti na naman siya. Ayaw niyang ipakita sa akin na umiiyak siya. So yun, isa yun sa pinakamagandang ano, magandang advantage naman ng pagiging online teacher kasi makikita mo yung iba't ibang klase ng students. And then ayun, yung maganda yun sa estudyante kong yun, ano, sa pagpapalaki rin ng magulang, 'di ba? Yung nandun eh, nandun yung guidance na mag-aral ka, ganon. Kailangan bigyan mo ng importansya yung pag-aaral mo. Ganon. And then, ang tagal ko na siya naging students, actually. Hindi siya yung pinakamatagal kong regular students, pero siya yung pinakagusto ko kasi pinababayaan ko siya kung gusto niya magsulat. Sige, magsulat ka. Ine-spell niya yung mga ano namin. Okay lang yun sa magulang kasi alam nila na sa pag-spell ng magulang is natututo yung anak nila, di ba? Sa pag-spell ng magulang. Pag-spell ng anak nila, natututo ng spelling. Tapos, ang kagandahan kay Lucy. Lucy kasi ang pangalan doon. Ano, pinapakilala niya sa akin lahat ng family member nila, pati yung yung pangalan ng kapitbahay nila. Tapos, nakita ko na rin yung mga magulang nila, yung papa nila. Tapos, ang babait nila, nag-hello sila sa akin lahat. And then, thank you Lord kasi after nung class ko sa kanya today, kasi yun na yung last niya, binok niya sa akin. Nakita ko, binok niya ako hanggang 20. O, di ba? Ang tagal pa noon. Ano pa lang ngayon? 7. So, ayun lang. Masaya lang ako. And then, ano pa ba? Kapag meron tayong good evaluation. Okay? Yung ma-appreciate tayo ng students or ng teacher. Ayun, or ng parent. Okay? Kasi sila talaga yung mostly naglalagay ng evaluation. Kasi hindi na pa naman yun alam ng mga bagets. Okay? So, yun ang isa sa pinakamasarap. Yung mabigyan ka ng good evaluation, yung na-appreciate ka ng mga ano magulang or students mo. And then, ano pa ba? Tatlo. Pangatlo is, ano, yung natapos mo yung klase mo ng active siya, yung sumasagot siya, yung nakangiti siya, yung light yung ano scenery or light yung temperature, light by temperature, light yung atmosphere ng klase nyo, ganon. So, parang, ang sarap lang na ganon. And then, ano pa ba? Sahod. Siyempre, yung sahod yung pinakamasarap doon. Sa, ano guys, sa trabaho namin, pwede kang sumahod ng 50 a month. Okay? So, depende sa kasipagan mo yon. Kung sobrang sipag mo, pwede kang sumahod ng ganon. Pero ako kasi, hindi naman ako masyadong masipag. Hindi ko binubukas lahat ng book ko. Ganyan. And then, meron talaga akong nilalaan na oras na tulog ko. Na 3 hours, vacant ko yon. Natutulog talaga ako. Kasi, ang aga ng klase ko minsan alas 8, alas 9, ganyan. Eh, very late naman ako magising, matulog. So, and then, ano pa ba? What else?
yung mga benefits ng pagiging online teacher is, okay, you are given the chance to interact to different kinds of people, to different tantrums, to different attitudes, okay? So, in 5-1 Talk, guys, we taught not only young learners, but only adult learners, okay? So, na-enhance yung ating ability to speak in English and the correct pronunciation. Actually, ako, guys, I'm not fluent, I'm not really good at English, pero masasabi ko naman na above average naman. So, yun. Masarap din. Masarap. Pero, masarap na mahirap. Kasi, you have to talk for almost 8 hours ng dire-diretso. 5 minutes lang ang interval kada students. Diba? Ang sakit sa lalamunan. Kaya, meron akong ang laki-laking thermos dito. And then, strep seals. Hindi ako nawawala nito. So, ganun talaga. Kailangan nating mabuhay. Pasalamat na lang ako kasi meron akong trabaho during this pandemic, di ba? At nasa bahay lang ako, hindi ko kailangan lumabas. So, yun ang isa sa benefits ng pagiging online teacher. Okay, so if you wanted to apply in an online second language or English second language is just prepare yourself, okay? And you can do it. Sabihin nyo siyempre, nagawa ko, magagawa nyo yan. Kayo pa ba? So, yun na guys. Thank you for watching my vlog and my video today. Kakain na ako ng dinner. Okay, so yun ang naiba sa akin mula nung naging teacher ako online. Ang dinner ko is laging alas 10 na ng gabi. Okay, so yun lang. Bye guys. Good night.